Do you believe in Marcos Gold? Isa ka ba sa mga naniniwala na may Marcos Gold? Yes or no? And why? Just write it down in the comment box section below. Pag-usapan natin yan. For sure, kahit narinig mo na ang mga yamang ito, ay marami ka pang mga katanungan. Totoo kaya? Paano kaya? Nasaan na kaya? Para saan ito? Sino ang makikinabang? Kung totoo talaga ito, Pilipinas na ba ang magiging pinakamayaman sa buong mundo? Well, yan ang pag-uusapan natin. Diyan tayo huhugot ng reaksyon para sa iyong curiosity. Pero bago yan, kung ikaw ay hindi pa nakapag-subscribe, pakisuyong pindutin ang subscribe button kasama ang bell sa tabi nito para alam mo every time na may bagong video, pakilike na rin at mag-comment sa baba about your opinions. Welcome back to Nutrition TV channel. This is CJ, a content maker. Kung hindi mo pa napanood ang interview ni Mel Chanco kay former First Lady Imelda Marcos, sinabi at pinakita ni Imelda ang katibayan na meron silang nakakalulang yaman ng ginto. And this wealth is for humanity, not just for the Filipino people, but to save the world. Yan ang linyang binitawan ni Madam Imelda. At sa panayam naman ni Winnie Munsod kay Imelda, sinabi niya rin na meron silang mga ginto. At sa mga hindi nakapanood sa speech ni dating US President George Bush na sinasabi niya na Philippines is the richest country in the world. Kaya ba patuloy na sumisipsip ang iba't ibang bansa sa Marcos administration? Dahil totoo or legit nga na Marcoses, or shall we say Philippines is the sleeping tiger? Or in other words, Philippines is the richest country in the world because of the gold na nakalagak sa iba't ibang bangko sa buong mundo at napakalaki na ang interest ng mga ito. Actually, lahat ng sasabihin ko ay based on my research. Few weeks ago, ay nakipag-meeting si PBBM sa World Bank Leaders in New York Stock Exchange. May mga nagsasabi na nakipag-meeting siya sa mga ito para manghikayat ng mga investors to invest in our country para lumago ang ekonomiya. But most of the news ay nagsasabi na hudyat na ito upang buksan ang Marcos Gold upang gamitin para umunlad ang bansang Pilipinas. Kumbaga, naningil na siya ng interest sa mga gold na ito. Kaya ba kanya-kanyang bigay ng iba't ibang regalo ang iba't ibang bansa para sa Pinas bilang pagsuporta? Or nagpapabango, or nanliligaw. Kasi nga, magiging gold standard currency na tayo. At dahil nga Pilipinas ang may pinakamaraming gold sa buong mundo, ay tayo na ang magiging pinakamayaman dahil magsisilbi itong backup sa ating pera. Kaya daw bumaba ang peso kontra dolyar dahil hudyat na ito na mawawala na ng halaga ang fiat money, which is referred to dollar. Itong fiat money, meaning ito yung dollar, ay tumatakbo lamang ito sa merkado or sa world market na walang backup, kaya tinatawag na fiat, perang papi lamang ito. Hindi kagaya sa pag nagiging gold currency na tayo, ang pera natin ay mayroong backup na gold. Kumbaga, meron na siyang collateral. Kagaya ng mag-loan ka sa banko, hindi ka papautangin kung wala kang yaman na pwede nilang gawing collateral. Parang ganun. So, gold standard currency, ibig sabihin nito, ang pera ng bawat bansa ay nakadepende sa gold deposit na meron sila sa World Bank. Kung aling bansa ang may pinakamaraming ginto sa buong mundo, ay siya ang pinakamayaman. Para sa kaalaman ng lahat, nang hindi pa nakakaalam, ang gold ay magsisilbing backup lamang ito sa pera ng ating bansa or ng isang bansa. Hindi ito mismo ang magiging pera. Kaya kung marami kang pera sa World Bank, ibig sabihin, mayaman ang bansa. Kumbaga, garantiya. Kolateral, kagaya ng sinabi ko kanina, magiging basehan ito sa pera natin. Kaya sa mga nagsasabing malapit na ipamahagi ang gold sa mamamayang Pilipino, sa tingin ko po ay hindi. Dahil magiging dekorasyon lamang ito sa mga bahay at baka nga magiging dahilan pa ito ng gulo sa mga tao dahil magkakaroon ng nakawan, agawan sa mga ginto. In my opinions, for sure, kaya tinatawag itong wealth for humanity ay gagamitin ang halaga ng gold sa pagtulong upang umunlad ang isang bansa at ang mamamayan nito. Kagaya na lang ng
paggamit nito sa mga projects ng bansa gaya ng Build 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 Program, ayuda sa mga nangangailangan, pabahay, agriculture program, at kagaya ng educational program, at marami pang iba. Ang tanong, dapat ba tayong matuwa? Sabi ng iba, to see is to believe. Well, sa nakikita ko, napakadaming pagbabago at nangyayari sa ating bansa. Ginagawa naman ang lahat ng Pangulo upang magkaroon ng katuparan ang pangarap para sa ikauunlad ng ating bansa. Aminin natin na sa panahon ngayon ay tumaas ang lahat ng bilihin, pero tandaan natin na hindi lang Pilipinas ang apektado, kundi buong mundo dahil nga sa pandemic na nagdaan. Pero tandaan natin na ilang buwan pa lang mula nung umupo si Marcos as a president ay marami na siyang nagawa para sa ikauunlad ng Pinas. Marami na siyang moves, kaliwat ka ng mga proyekto na pinagpatuloy niya para sa ating kabutihan ng bansang Pinas. Tandaan mo, hindi naman kasi yan sili na pag ilagay mo ay maramdaman mo agad ang anghang. Siyempre, it takes time para magbunga ng maganda ang ipinunla mo. Ang mahalaga ay may nakikita tayo na ginagawa ang Pangulo para sa bansa. Move on na tayo, huwag na tayong mamulitika. Suportahan na lang natin ang layunin ng Pangulo na umunlad ang bansa. Balik tayo sa usaping gold. Napanood niyo rin ba ang interview kay PBBM, Marcos Jr. about gold? At diretsahan niya itong sinagot na walang gold. Sa tingin mo, bakit kaya? For sure, upang hindi pagka-interesan ng mga taong makasarili para matapos agad ang issue. Kasi sa totoo lang, ang yaman ay hindi naman talaga dapat ipagsigawan dahil magiging mitsa lamang ito ng buhay natin or buhay mo at magkagulo ang sambayan ng Pilipino. For sure, kaya lang inamin ni Imelda na may mga gold sila bago pa naging president si Marcos Sr. ay upang ipagtanggol ang pamilya nila mula sa panghuhusga, upang ipaalam sa mamamayang Pilipino na nakasaad ito sa last will ni Ferdinand Idralin Marcos Sr. na mayroon itong wealth for humanity. Mag-focus na lang tayo sa magandang resulta. So far in history sa Pinas, sa mga Marcos lang na pamumuno nagkaroon ng kaliwat ka ng panliligaw mula sa iba't ibang bansa. Napakahalaga sila sa iba't ibang world leaders dahil alam nila na may mga mapapala sila sa Marcos administration dahil nga mayaman ito or ang bansang Pilipinas sa panahon ng kanilang pamumuno. In other words, sa administrasyong ito mayaman ang Pilipinas dahil mabubuksan na ang last will ni Marcos Sr. which is all about wealth for humanity. Wealth for humanity sa Bisaya, bahandi nga giandam or gigahin para sa katawhan or bahandi para sa katawhan. Wealth for humanity. Alam niyo ba kung gaano ka-powerful ang mga Marcos? In Philippine history, during Marcoses lang nangyari na napakataas ng tingin ng world leaders sa president ng Pinas. Nandyan yung sobrang ma-effort ang iba't ibang world leaders na bisitahin sa Malacanang ang president, kaliwat ka ng regalo, at sila lang ni Marcos Sr. at Jr. ang nabigyan ng pribilehiyo sa New York Stock Exchange or United Nations Forum. Try to correct me if I'm wrong, basta yun ang nababasa ko sa mga news. Ang mag-amang Marcos lang ang nakapag-assembly sa World Bank, o diba? Doon pa lang, ma-realize natin kung gaano ka-powerful sa kanilang pamumuno ang mga Marcos. Kasi nga, hindi basta-basta maimbitahan ka or magsalita or ikaw mismo ang hahawak dun sa maso na yun para mag-ring sa bell na yun, diba? Halimbawa na lang, nitong nakaraang linggo, diba? Nangyari yun kay Marcos Jr. So, alam nyo ba na according to the research, hindi lang basta mayaman ang Pilipinas sa ginto, kundi pati na sa iba't ibang natural resources. When we say natural resources, halimbawa na lang ito ay gas or gasolina, yamang dagat, yamang lupa, at manpower resources. Or yung tinatawag natin mga trabahador, workers, ay marami tayo niyan. Around the world, mayroon tayo niyan. Na hindi na pagtuunan ng pansin sa iba't ibang mga nagdaang administrasyon or ibang nagdaang administrasyon. Maliban dyan, meron pang mga invention or discovery ang ibang mga Pinoy na ibang bansa lamang ang nakinabang dahil nga hindi na naging priority ng ibang presidente. At isa pa, maraming dalubhasa ang bansang Pilipinas. Mga magagaling na engineers, doctors,
kung ano-ano pa man yung mga professional na ng ibang bansa. Pero ngayon, tinatawagan na sila ng Marcos Jr. or President ng Pilipinas na magsiuwian na, bumalik sa Pilipinas para sama-sama tayong babangong muli. Meaning, sama-samang magtulungan para babangong muli ang Pilipinas. Dahil, aminin natin, malaking ambag ang mga professional sa ating bansa. Ibig ko sabihin, yung mga natural resources, yung mga manpower, kung ano-ano man yung mga yaman na meron tayo ay binibigyang halaga na ng Pangulong Marcos sa ngayon. Kaya sana magkaisa para sa ikauunlad ng Pilipinas. Huwag na tayong ugaling crab, 'di ba? Upang sama-samang aangat ang lahat at ang bansang Pilipinas. Dahil ang Pilipinas naman talaga ang pinakamayaman sa buong mundo dati pa. Hindi nga lang ito nabigyan ng pansin. Ngunit sa ngayon, may pag-asa na tayo. For sure maraming may mga taong tataas ang kilay sa akin dito, hindi maniwala, pero based sa pananaw ko, kasi we have different views and outlooks in life, we have different opinions. In my own opinions and views, napansin ko na gumagawa ng matinding effort, nandyan yung mga kaliwat ka ng mga proyekto na hindi lang basta proyekto, kundi malalaki, naglalaki ang proyekto para sa sambayan ng Pilipino, na para umunlad ang ating bansa. Kaya sana magtulungan tayo para magiging isa na tayo sa pinakamayaman, or hindi lang isa kundi magiging pinakamayamang bansa na tayo sa buong mundo. 'Di ba? Maganda 'yan para hindi na tayo magiging lugmok. Good news 'yan. So ito po si CJ na nagsasabi, don't be selfish, upang sama-sama tayong babangong muli. Thank you and see you on my next video.